wonderful product, ito tinatawag na kulesta. Ano ang kahalagahan niya, no? Dito sa Pilipinas, katulad ng nabanggit ko kanina, mahilig tayong kumain. At ito rin ang bansa na napakaraming piyesta. Tama ba ako? Kaya malapit na naman yung Mayo, no? Pagka may piyesta, may handa, ang hinahanap mo. Ayan, may lechon ba, may lechon, no? Actually, yung hard animal fats ang kalaban natin dyan. Ito yung matindi, pinagmumulan ng tinatawag na cholesterol o yung tinatawag na low-density lipoprotein or the bad cholesterol. Hindi lahat ng cholesterol bad, ha? Meron din good cholesterol. Kaya lang yung nagagaling sa hayop, katulad ng sa lechon, ito na po yung LDL o yung low-density lipoprotein. Ano po nangyayari? Ganito po kasi yan. Ang ating dami ngayon dito ay napakahaba, actually, no? Kung pupusin, ang dami ngayon dito natin, tatlong uri. Ngayon ginatawag na arteries, may veins, at saka yung capillaries. Ito yung pinakamaliit na dami ngayon dito, yung capillaries. Pero ayon sa biology, kapag pinagduktong-duktong mo raw yung daluyan ng dugo mo, end-to-end, okay? It will cover a distance of 60,000 kilometers. Okay, gaano mahaba yan? Kunwari, ito ang mundo. Kapag napagduktong-duktong mo raw yung daluyan ng dugo mo, arteries, veins, capillaries, pwede mo raw ilibot sa buong mundo 1.5 times. Subukan nyo. Kasi natas na simula. So, anong nangyayari? Anywhere in the arteries, veins, and capillaries, nagkakaroon tinatawag na build-up of cholesterol dito. Kaya, nagiging sanhin ng high fat. Okay? Kasi nahihirapan dumami ang dugo. Mabuti na lang, ang dalawa ng dugo natin ay elastic, nagiging dugo yan. Kung nakadaloy ka naman ang dugo nito, eh nakikiesta ka na naman. Okay, dito na naman ang build up. So, hanggang sana magaling na magaya at pwede siyang tumutok at pwede magkinsaninan hamatayan. Okay? Mind you, hindi lang po baboy ang maging matinding source ng cholesterol, pati manok, ha? Actually, ang pinakamatindi raw ba, na cholesterol content, yung manok na bagong itlog. O yung kapit, kumbaga sa tawa, kapit na katlan. Okay. Kaya pinapatunayan yan, may binenta sa aming manok na bagong itlog. Okay? Nung kinatay namin, ay nako, nakita niya yung balat, puro dilaw doon sa gilid. Yun ang mataas ang cholesterol lalo-lalo na. So kailangan natin maiwasan yung pinatawag na build-up ng cholesterol sa ating katawan. Kasi without our knowing, yung 60,000 kilometers na haba na yan, somewhere along the way, nagkakaroon pinatawag ng build-up ng cholesterol. Ano sabi ni Benjamin Franklin? Prevention is better than cure. Okay? Kasi kailan ka pa gagalaw o kailan ka pa gagawa ng paraan para manatili pa sa katawan mo. Pag meron ka ng mga barang-bara sa iyo mga ugat, pagkakailangan mo ng bypass operation, yung bypass operation, yun yung hindi na dumadali yung artery dito, kumukuha ng ugat sa katawan, hindi mo dukto, kaya bypass. Gumagawa sila ng C5 dun sa ating puso. Okay?